Yo pare, what is good? Welcome back to Joshon Point, no. So, kagising ko lang pare, no. Nasa bakasyonan ulit tayo, no. Nandito tayo ngayon sa Alfonso, Cavite, para mag-unwind at magpahinga naman sa trabaho, no. Pero syempre, hindi tayo titigil sa kaka-hassle, no. Gumawa ng videos para sa inyo, no. Pag-uusapan natin pare, no, is ang topic natin for today is about pangit. Diba? Literal, pangit. Kung pangit ka, feeling mo pangit ka, natawag ka na pangit pare, para sa inyo tong video na to. Napag-usapan natin yung topic niya. Kaya ano pa iniintay mo? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Unang kang makita, hindi ko inakala na ikaw ang babaeng okay pare, before tayo mag-start, no, pasyal ko muna kayo kung nasan tayo ngayon. Nandito kami ngayon sa Alfonso, Cavite. Nag-rent kami ng Airbnb, no? Madalas kong ginagamit yung app na yan kung ayaw ko mag-beach, no? Naghahanap ako ng mga Airbnb na maganda yung itsura, aesthetic, para nakaka-relax yung lugar, no? Tapos doon ako nagsistay pare. So tip ko yun sa inyo, kung magde-date kayo na, yung hindi pwede na naliligo ka palang gagastusan mo na, hindi. Yung kayo na, tapos matagal na kayo, yan. Pwede mong gawin pang date yung mga ganyan, Airbnb pare. So ito yung pinag-istayan namin yan, nakikita nyo sa background. Ito siya, yan buong place na yan. Sa inyo yan, pagka nirentahan ninyo. So, tour ko kayo saglit, no? So, kasama namin siyempre yung aso namin, Ju. Say hi sa camera. Camera siya isa. So yan, may dipping pool dun. Pwede natin gamitin mamaya. Pakita ko sa inyo yung kwarto, no? Akit kayo rito, pre. Ganda rito kasi parang farm siya yun, no? Tingnan nyo. Mga bukid. Tapos puro halaman. Kaya fresh yung hangin talaga. Gusto ko yung mga ganito, eh. Gusto ko yung mga ganito. Mas nakaka-relax kung gusto mo mag-chill lang talaga. So ito yung kwarto namin. Yan, yung kwarto namin. Medyo makalat na siya kasi kahapon kami dumating dito, no? Okay pare, before tayo mag-start, no, pupunta muna kami sa isang falls malapit dito sa pinag-iistayan namin, no, para may konting activity naman at hindi tayo nakatambay lang dun sa lugar, no? Okay pare, so nandito na tayo sa Liusiu. Tama tayo sa Liusiu, no? Sa Luisoy Falls dito sa Alfonso pare. And nagulat ako, ang ganda pare. At ang chill, no? Saktong-sakto kami lang yun nandito kasi weekdays, no? Pero usually daw maraming tao dito pagka-weekend, no? Pero ayan, solong-solo namin to pare. And ang klaro ng tubig, no? Kasi, pero sabi ni ate, no? Lumalabo daw yung tubig pagka madaming tao kasi siyempre nagagalaw yung lupa sa taas, no? Pero ngayon ko nakikita ninyo pare, ang linaw, no? So, ang lamig ng tubig, ang sarap. Gusto ko nang maligo pre. Sa Luisoy Falls pare, sa Alfonso. Okay pare, so nandito na tayo ulit sa Airbnb, no? Nakakapagod yung ano, ang dali lang nung pababa eh, pero yung pataas eh, galing dun sa falls, nakakapagod. So sige, magre-relax lang ako ng konti, then magre-react na tayo dun sa video, no, ni Ato, no? Ito si Ato, nakikita ko na to sa mga sa news feed ko, no? At natutuwa ako sa kanya pare kasi sa totoo lang, dahil ano eh, yung mga take niya dun sa mga babaeng sabi natin delusional sa mga standards, sa mga grabe yung alam na yung parang cool, ano, wala sa realidad, no? Tapos yung mga standards eh, akala mo mga pinanganak na dugong bughaw eh, no? Kaya natutuwa ako sa mga take niya, kaya magre-react tayo dun sa isang video na ginawa niya, no? So tara, panoorin na natin to at mag-react na tayo kay Ato, no?
game. So, umpisa, balikan natin ng konti. It's funny how guys would always assume na tayo mga babae are always after pony. Alam nyo girls, ha? Alam nyo, we did not assume, okay? Hindi namin in-assume yun. Hindi namin in-assume na usually, ha? Hindi ko nilalahat, na usually gusto nyo lang, eh yung mga gwapo, hindi namin in-assume yun, ha? That's a fact. Ayun yung realidad ng buhay. Ang hindi ko maintindihan, eh bakit kailangan nyo pang magaganyan na magpa-plastic-plastic kayo dito sa internet? Kasi hindi namin in-assume yun. Ayun ang realidad ng buhay, ha? Na kayong mga babae. Ha? Hindi ko nilalahat, pero karamihan sa inyo. Hindi ko nilalahat, mga 99.9%, hindi ko nilalahat. Ha? Na karamihan sa inyo, eh mas ginugo nyo talaga. Yung lalaking gwapo. Reality naman talaga yun. Totoo yung sinabi ni Ato doon na that's the reality. Diba? Kasi kung nanood kayo ng mga videos ko, lagi ko sinasabi doon na babae at lalaki, no? Babae at lalaki, talagang ang tinitignan, parang ang first stage na para ma-check or magustuhan ka ng isang tao is yung appearance mo talaga, yung panglabas, no? Kaya nga lagi ko sinasabi dito sa mga videos ko na alam mo sa sarili mo, no? Alam mo sa sarili mo na medyo hindi ka ganun kabapuan, eh bawiin mo sa porma, sa bango, sa linis, diba? At i-adapt ko lang, no? Add ko lang doon sa sinabi ni Ato, no? Kasi sabi ng babae is, men daw are always assuming na pogi lang ang gusto. Dito mo maiisip pa rin, no? Dito mo mapapansin, no? Na yung ibang girls natin dyan, eh, katulad na sabi ni Ato, hindi natin nilalahat, no? Yung ibang girls natin dyan is, wala sila sa realidad talaga. O, hindi nila nilalagay yung isip nila dun sa situation kung nasan yung lalaki. Hindi naman natin ina-assume, eh, na pogi yung gusto ng babae. Yun talaga yung na-experience ng mga kalalakihan. Why? Bakit yun ang na-experience ng mga kalalakihan? Unang-una pare, tayo yung nanliligaw. Diba? Tayo yung nag-a-approach. Tayo yung lumalapit sa babae. Tayo yung unang nagpo-first move. Diba? Alam natin yan kasi tayo yung mga gumagawa nun. Hindi alam ng mga girls yan kasi ano ba yung ginagawa nila? Naghihintay lang sila na lapitan. Diba? Bibihira yung babaeng nagpo-first move, bibihira yung babaeng nagti-take action sa lalaking gusto nila. Madalas hindi nila ginagawa yun, di ba? Tayo yung nagpo-first move, tayo yung nanliligaw. So, alam natin, di ba, as tayo yung nare-reject, alam natin kung ano yung natitripan ng babae. Di ba? Kaya nga, marami na rin akong experience sa babae, marami akong natuturo sa inyo, marami akong nasasabi sa video. Kasi syempre, ilang beses na rin ako nare-reject, di ba? So, nalalaman ko, as a nare-reject na lalaki, kung ano yung, kung bakit ako nare-reject, diba? At madalas, yung mga lalaki nare-reject, eh pinagpapalit, or mas pinipili, yung pogi, diba? Tapos nalalaman nila, after 3 months, 4 months, eh niloko sila ng pogi, diba? Yung nalalaman ng lalaki na niloko yung nililigawan niya ng pogi, diba? It's experience eh. Kasi kami yung lumalapit, di ba? And ay, tama naman yung sabi ni girl, no? Sabi ni girl na hindi lang talaga pogi yung hinahanap nila, di ba? Mas malalim pa. And para sa akin, totoo yun, di ba? Kasi once na makilala mo, once na babae makilala na yung lalaki, di ba? Hindi na siya bumabase sa itsura, sa mukha na. Pero, di ba? You can't deny, no? Na kaya mo nakilala yung lalaki, di ba? Kaya mo nakilala yung lalaki kasi siya yung binigyan mo ng chance, which is kaya niyo binigyan ng chance kasi yun yung patok yung itsura niya sa inyo, di ba? Kasi most of the time pagpangit na wala na eh, hindi niyo na binibigyan ng chance. So di ba, doon tayo nagkakaanuan eh, di ba? Doon may conflict eh. At totoo, nakakaramihan sa inyo ganyan. Yung nakakalimutan niyo sabihin, sinasabi lang namin. At hindi namin sinasabing ganon na hindi namin sinasabi yung ganitong bagay na kayong mga babae gusto niyo lang gwapo. Hindi namin sinasabi yun na para kami yung piliin nyo, na sana kami yung piliin nyo. Walang ganun. Pinapangalandaan namin dito sa internet na kayong mga babae gusto nyo yung gwapo, di ba? Kasi bukod sa totoo naman, di ba? Eh, totoo naman talaga. Di ba? Ang nakakabadrip kasi, nadadamay kami. Di ba? Pag marami sa amin, maraming pangit dito sa Pilipinas ang hindi naman kagaya ko. Hindi naman kagaya ko na puta. Kahit hindi gwapo, ganito yung confidence sa buhay na kayang makipagsabayan sa buhay. Hindi, di ba? Maraming pangit dito sa Pilipinas ang hindi kagaya ko. Di ba? Na ganito, maboka. Yung gantong maboka na may direction sa buhay, makakadagit pa to eh. Makakadagit pa ako ng gusto kong babae. Eh, paano yung ibang kapanalig ko dito? Nakamukha ko.
na makina yung loob. Nadadamay yun sila. Yun ang pinakagusto ko nadadamay... sinabi ni Ato doon. No? And I will end the video from doon. No? Kung narinig niyo yung sinabi niya, pare, hindi daw siya katulad ng ibang lalaki na class S na pangit na makakadagit kasi si Ato, sabi niya, no, mabuo ka siya, no, at may direction yung buhay niya, no. Kaya kahit papaano, ang sabi niya doon ay may girlfriend siya na maganda, kaya nadagit niya yung girlfriend niya maganda kasi hindi pangit nga siya pero, di ba? Kung narinig yung sinabi niya doon, may abilidad siya sa buhay, di ba? At yun nga, mabuo ka siya. Ibig sabihin ng mabuo ka, pare, is magaling ka magsalita, di ba? Makwento ka, masaya kang kasama, nakakatawa ka. Okay, at siyempre, may direction nga yung buhay niya kasi nga, YouTuber siya, content creator siya, so busy siya sa buhay niya, di ba? At dahil sa marami siyang views, kumikita na rin siya ng pera. Okay? So, pare, kung nanood kayo ng mga videos ko, nanood kayo ng mga vlogs ko, this is what I'm pointing out. Diba? Sa lahat ng mga alam nyo sa sarili nyo na class S pangit kayo, class S na, you know, class S na pangit kayo, alam nyo hindi kayo masyadong kabapuan, pare. Diba? Kung hindi, yun nga yung sabi ko eh, kung hindi kayo pinagpala sa mukha, no? Bawiin ninyo sa kaya ninyong baguhin, which is what? Yung hygiene ninyo, yung goals ninyo, diba? Yung personality ninyo, pare. Yan, yung mga tatlong yan ang pwede ninyong baguhin eh. Yung mukha ninyo, siguro mahirap siyang baguhin, no? Pwede niyo baguhin pagka umama na kayo or what, kung gusto niyo ng mga ganung trip. Pero yung mukha mahirap talagang baguhin. So, try niyo mag-focus sa mga kaya ninyong baguhin. 'Yun, galing na sa kanya 'yun, 'di ba? Galing na kay Ato 'yun. Kaya siya may girlfriend, kaya siya nakakuha ng chicks. Kasi pangit nga siya, pero may abilidad siya, no? Mabuo ka siya. 'Yun, pare, 'yun ang gusto kong ipunto rito, pare. 'Yun ang gusto kong ipunto. May mga videos ako dito, lilink ko 'yan sa taas, no? Kung pangit ka in person, no? May mga videos ako diyan paano pumorma, no? Paano ayusin yung social media nyo, di ba? For example, di ba? Alam mo pangit ka in person, no? May nakita ang chicks. Ano kailangan mong paghandaan kung gusto mo mag-approach ng babae in person? Kailangan mo isipin hygiene, yung porma mo. Okay? Basta maganda yung gupit mo, pare. Alam mong mabango ka. Alam mong swabe yung forma mo. Go ahead. Di ba? Personality mo. Kung paano ka magsalita. Ayusin mo yung mga ganun. That's good. And hindi lang yun para sa babae, pare. Yung pag-ayos mo ng hygiene. Pag-ayos, pagka-practice mo ng how the way you talk. Hindi lang pang chicks yan, boy. Hindi lang pang chicks yan. Di ba? Pang-interview din yan sa mga pang-job interview mo rin yan. Kung malinis ka tignan, magaling ka magsalita, for sure makukuha mo yung trabaho. Practice lang yung sa babae. Ang goal natin yung sa mga business deals, job interview. Diba? Yun yun. Yung social media naman, alam mong pangit ka sa social media. Meron akong video dyan, paano ayusin yung social media ninyo. Paano maging pogi yung social media ninyo kahit pangit kayo. Meron akong video nyan. Panoorin nyo yan. Diba? Bawiin ninyo sa mga pictures ninyo, bawiin ninyo sa mga pinagpo-post ninyo. Again, shoutout kay Ato, no. Sana maka-collab ko to in the future. Pero yun nga, no. Kasi gusto ko yung mga content niya talaga and napapanahon lalo ngayon na medyo demanding na yung mga babae talaga. Siguro dahil sa inflation din, di ba? That's it for me, guys, no. This is Joshon Point. See you next time. Boom. GFAB.